Tapos, ang naging timbang ko na kaninang umaga ay... Jazz. Hi mga Jazzers! Welcome back to another video. At salamat sa mga nanonood pa rin na ang video kahit dito ako lagi nakapwesto sa may cabinet ko. At kumusta kayong lahat? At for this video, mga ka-Jazzers, ay isi-share ko sa inyo ang aking naging experience. Anong experience? Naging experience sa aking diet kinemerut na naman na may bago akong tinry. Yes. Itong broth challenge. Broth? B-R-O-T-H. Spell. Broth challenge. So ito nga, nakita ko, meron akong mga kaibigan na budol talaga. Si Hides and si Carla. Hi, Tita Carla and Hides. So sila yung nakita ko nag-post nito na may bago na naman silang tinry na diet kineme. So ako naman, as I always curious, as an Ingetera, sinat ko sila. Sabi ko, ano naman yung pauso nyo ganyan. So ayun, sinabi nila yung mga benefits ng pag-inom ng broth at saka yung diet na yon. Tapos na-curious ako, sabi ko, sige, i-try ko din. At saka parang gusto ko talagang mag-reset. Alam mo yung ilang beses ko tinatry na mag- reset, tapos nag-workout naman ako, hindi talaga ako nag-lose ng weight. Ngayong 2021, parang yung weight ko laging 75, 76 lang forever. Yun, yun ang timbang ko. Share ko lang. Timbang reveal! So, eto nga, may message ko sila, tapos, yung in-orderan nila ng broth, hindi available dito sa Batangas. So, nag-try ako, naghanap ako ng iba, nag-message ako ng ibang mga, ang tawag ba doon? Broth company. Mga ganong may program din. Tapos, yun nga, nag-reply si broth.ph. Broth. Ang hirap naman kasi spelling. Broth.ph. Tapos, nag-deliver sila sa Santo Tomas. O, sabihin ko muna yung benefits ng broth. So, ito nga, pag inom ng broth, alam niyo ba kung ang broth ay sabaw? Sabaw lang talaga siya. Na pwedeng beef, pwedeng chicken, or veggie. So sabaw lang talaga, pero siguro nga mas tedious yung pag ano ng broth, yung bone broth kasi. So galing siya sa buto, so matagal na pagpapakulo nun. Sabi ko kay Tita, pwede mo gumawa na lang ako ng soup ko. Pero yun nga, mas mababa yung calories, saka mas healthy, mas maraming collagen. Ang dami niyang benefits, no? So magbabasa ako ng pinost ni Broth PH na benefits. At bakit nga ba naglulose ng weight when you try this program? So, detoxification, sabi nila dito. Yung bone broth daw contains amino acids that boost nutrient metabolism and improve antioxidant efficiency. Ano ibig sabihin nun? So, yun nga, mas healthy siya. Saka nakadi-detox ka. High in collagen din siya. Dami niya ngang benefits. Ayun nga, more on diet talaga siya for me. Gusto kong mag-lose ng weight. So yun nga, meron sila iba't ibang mga programs. Merong beginner program na parang 7 days yon, na 6 days na meal replacement. So ibig sabihin na meal replacement, yung meal mo per day, may aalisin ka na isa, ang ipapalit mo yung broth, yung sabaw. Tapos meron ding 5 day meal replacement, meron ding parang 3 days. At saka may 1 day na broth lang talaga. So sabi ko kay Tita Carla, Tita, hindi ko kaya yung ano, 1 day or ilang days na broth lang talaga kasi parang di ko pa siya kaya for now. So pinili ko yung 5 day meal replacement program nila kasi yun din yung pinakamura. So dito sa 5 day meal replacement program, so 5 days, simula Monday hanggang Friday, ginawa siya. Every dinner, hindi na ako nag-dinner, ang iniinom ko lang ay yung sabaw, yung broth. I-share ko sa inyo yung naging journey ko, ano yung mga kinain ko ngayong week kasama nung broth na yon. At babalikan. Buti pa yun binalikan. At babalik tayo para sa results and thoughts ko doon sa buong program na pinili ko. So, yes, enjoy. This is what I eat in a week plus meal replacement program.
sa matadak. Share ko lang. Mga ka-justers, ayan yung naging experience ko sa meal replacement program ng Broth PH. Mga unang araw talaga, medyo parang talaga sabaw lang yung iinumin ko sa gabi kasi sanay ako talaga na nagdi-dinner. So, nahirapan ako ng mga first 2 days. Tapos, ano pa ako, hindi talaga ako nagbe-breakfast eh kapag weekdays, pag weekends lang pag may mga tao dito kasi titatamad din ako mag-breakfast, saka fasting na rin yun for me. So, sa umaga, either coffee, pag hindi ako nagmamadali or late ako nagising, ganyan, instant coffee, minsan nagko-coffee press ako. Pero ang ginawa ko this week nga, napakita ko sa inyo na gumawa ako ng cold brew. So, nag-prepare na ako ahead of time. Ngayon ko lang talaga yun na-appreciate yung cold brew na no sugar, na coffee lang. So, ayun yung naging mga meal ko sa umaga, tapos lunch na normal lang na kung ano yung lunch ko. And sa hapon, kapag minsan nagugutom ako or natetempo ko mag-snack, umiinom ako ng tea. Ayun, nagmamatcha latte ako, yung nagawa ko lang. So, yun yung nakapagpa-survive sa akin dito sa meal replacement program na to, no? At ang napansin ko talaga, siguro mga 2 days pa lang, sabi ko parang nag-brighten up na yung skin ko. Promise, no joke talaga, parang hindi siya dry. Alam mo yung parang healthy yung kinain mo. Mapapansin mo yun sa skin mo. And eto, after 5 days, hindi po ako naka-foundation. So, ayan ang face ko. Natural naman. Super feeling ko talaga naging fresh ako after ng broth
challenge na yon. At syempre nagtimbang po tayo, no? Ah, ito yung timbang ko nung Monday. Sunday ata. O yan. Excuse po sa kuko. Tapos, ang naging timbang ko na kaninang umaga ay... So ngayon, ako ay 73.7. Sobrang okay na ako doon. Siyempre, kulang pa yun, no? Overweight pa rin ako. Pero, ang good start siya for me. Tapos, 5 days, nalose ko agad ako ng 2 point something kilogram. So, kung naghahanap kayo ng parang mga ganitong diet program, okay siya. At saka, ayun pala, ang comment ko pala doon sa broth na in-order ko, may tatlo kasing flavor. Beef, chicken, and saka veggies. Yung beef, lasang ano, nilaga. Pero, na mas may konting malasa, pero matabang. Natatabangan ako. Ninalagyan ko pala ng cayenne paper. ng cayenne pepper. Para may konting anghang. As per ano din ni Tita Carla. As per advice. As per advice. At ang pinaka-favorite ko dun sa tatlong flavors na nakuha ko ay yung chicken. Tapos naka-froze pala siya. Freeze? Froze. Frozen siya. So, pagka-deliver sa'yo, lagay mo agad sa freezer. Tapos, 6 months yung lifespan niya kapag frozen. Tapos, ilang days lang kapag yung refrigerated lang. So, fin-freeze ko talaga siya. More on, ano talaga, hindi na ako bloated sa umaga. Na-feel nyo rin ba yun? Saka, narisa talaga yung kain ko. Napansin ko, tapos na yung program ko. Kanina, umaga, nag-try ako kumain ng apple. As a mata ko, nung ubus ko yung isang apple. Bae, kanina, hindi ko naubos ang apple. Listen nyo yun, dahil busog agad ako, hindi ako sanay na kumain ng marami. At yung lunch ko, normal din. So, tingnan natin sa mga susunod na araw kung talagang mare-reset yung kain ko. Saka, siguro ito lang yung push na kailangan ko na kaya mo pang mag-lose ng weight. At, bakit ba ako nagpapapayat, no? So, overweight nga ako. Pero, yung 76.1 obese ako noon. So, overweight na lang ako ngayon. Salamat po sa Broth PH. Feeling ko may ibibigay pa ako. Wow! Alam mo yun, yung feeling ko, ano, masaya naman ako sa, ano ko, itsura ko, sa physical, ano ko, appearance, ganyan. Pero feeling ko, may igaganda pa. Wow! Kapag bumayat. At, ayun din, hindi na naman din ako bata. Hindi na rin minsan healthy yung pagkain ko. Mahilig ako sa, hindi ako masyado mahilig sa sweets, pero mahilig ako sa mga, ano, talaga, sa chichiria, ganun. So, yun, less mga ganun na tayo, mga junk foods, at eat healthier talaga. Saka, ang saya ko na nag-transpire siya sa skin, na ang okay nung skin ko after ko siyang ginawa. So, yes, if I will recommend this program, kung nag-start pa lang kayo, okay yung 5 meal replacement. Sabi ko kay Tita Carla, sa mga friends ko na nag-recruit sa akin, sige, gusto mo i-try yung talagang full day broadfast, pero siguro hindi pa ngayon. Parang, naku-curious din ako kung kaya ko siya. Yung parang 3 days, 2 days ata yung ginagawa nila na broth lang talaga lahat ng meals. Kaya nyo ba yun? So, that's all mga ka-Jaster. Sana magpatuloy-tuloy tong weight loss journey ko. At ina-upload ko rin yung mga weight loss journey ko sa TikTok. So, panoorin nyo. Follow nyo ako sa TikTok. Meron ako dong mga kineme na sinishare ko yung weight loss journey ko. At, ayun, if you like this video. If you like this video, don't forget to subscribe. And sana marami pa akong content na magawa ngayong pandemic na kailan kaya matatapos. Pero alam nyo, pala, gusto kong lumabas ng pandemic ng I'm the best version of myself. Saka mag-30 na ako next year. Parang, siguro ito na lang yung preparation para maging best at may 30. Char, syempre, ano ko lang yan. Goals lang. Tingnan natin kung mangyayari. No? So, bye and thanks for watching.